everyone! Isa na naman po ang simpleng recipe ng glutinous rice flour. Kaya naman, naglagay na ako ng kalahating litro ng gata dito sa ating kawali at ito yung pinakasos. Pwede kayong gumamit ng fresh na niyog at pwede rin naman yung galing sa lata. Ang pampatamis naman ay condensed milk. Ang dami ng ating ilalagay ay depende sa inyong panlasa. Samahan na rin po natin ang vanilla para lalong sumarap ang lasa at ito ay ating hahaluin paminsan-minsan hanggang sa maluto. So bali ang ginagawa ko po na pinaka-timer para siguradong luto yung gata, hinihintay ko po siyang kumulo at after niyang makuluan, hihintayin ko lamang ang 2 hanggang 3 minuto. At habang hinihintay po natin itong maluto, this is Bella, ang inyong kusinera ng Idelmo's Kitchen. Kung bago ka sa channel na to, syempre, welcome na welcome ka. At kung dati ka naman, welcome back. Kaya naman, don't forget to subscribe, like and share, at pakihit mo na rin ang notification bell. Isama mo na yung all para lagi kang updated sa mga bagong upload. So, ayan, kapag ganito na, okay na po yan. Tikman naman po natin ngayon kung sakto na ba yung lasa or sakto na ba yung tamis sa ating inilagay na condensed milk kanina. Kung kulang pa, ay pwede naman tayong magdagdag. So medyo matabang pa po ng konti kaya nagdagdag naman ako. Bali yung gatas na aking nagamit dito ay nasa kalahating cup. And again, depende po sa inyong panlasa kung gaanong karami ang condensed milk na ating gagamitin. And then, haluin lamang po natin hanggang sa ito ay sumama at pagkatapos nun, pwede na natin itong hanguin. Ilagay muna po natin ito sa isang tabi at isusunod naman natin gawin yung ating glutinous rice pero i-ready muna natin yung ating bamboo steamer. Pwede po kayong gumamit dito ng kahit anong klaseng steamer. So ang aking ginamit, ito nga pong bamboo steamer and then sinapinan ko lamang siya ng wax paper or parchment paper. Kung wala pong parchment paper, pwede kayong gumamit ng dahon ng saging o kaya naman ay cheesecloth. So wala po akong cheesecloth sa ngayon at naubusan din ang dahon ng saging, kaya parchment paper na lamang ang aking ginamit. Ginupit ko na rin po yung tabi para hindi naman masyadong makalat. So, ayan, at atin lamang pong gawin din doon sa isa pang bamboo steamer. Kasi medyo maliit po ito, kaya dalawa yung ginamit ko na steamer basket. At ngayon naman, ito na nga tayo sa ating pagtatakal ng dry ingredients. So kapag nagtakal po tayo ng dry ingredients, kailangan ang paglalagay natin ay pasalin sa ating measuring cup para saktong-sakto yung kanyang sukat. At gagamit naman po tayo ng knife para sa pagpapantay sa ibabaw. Huwag po natin itong itataktak para ang sukat natin ay nasa sa tama. Sa 2 cups naman po ng glutinous rice flour ay gumamit ako ng 1 cup na tubig. Pwede po nyo po itong ilagay ng padahan-dahan habang sinasabayan naman ng paghalo. Ganito lamang po yung pagtitimpla na aking ginagawa. Pwedeng-pwede nyo rin po itong isama sa inyong kumikitang pangkabuhayan dahil bukod sa mabilis na siyang gawin, konti lamang po ang mga ingredients na kailangan at syempre, hindi naman siya kamahalan, madali pang hanapin. So, ayan, isa na naman pong tip para sa ating pandagdag na menu sa ating kumikitang pangkabuhayan. So, ayan, halu-haluin lamang po natin hanggang sa ma-absorb nung dry ingredients yung ating water. At kapag okay na, ay pwede naman na po tayong gumamit ng kamay dito. Kung wala po kayong gloves, ay pwede namang maghugas lamang mabuti ng kamay. Pero syempre, kung ibebenta naman po natin, mas mainam na meron tayong gloves. At ayan na nga po, umpisahan natin ang kamayan. So, ayan, nag-gloves lamang po ako dito. At sa mga gusto naman pong magpa-shoutout, comment lamang po kayo dito sa baba. Kaya naman, yung mga winner po natin para sa giveaway ng March ay i-announce po natin ng April 10. At ang prizes po natin ay talaga namang napakaganda. Pwede nating gamitin sa ating mga extra income or sa ating mga kumikitang pangkabuhayan. So ayan, pinaghati ko lamang po sa 2 itong ating glutinous rice dough at gumamit din ako ng food coloring. Ang paggamit naman po ng food coloring ay optional lamang. Kung ayaw nyo po ng food coloring, meron pong mga organic na nabibili yung galing po sa mga halaman na
ginagamit as food coloring. So, pwede nyo po yung gamitin. So, since ako naman eh hindi masyadong health conscious, kaya ito na lamang po, food coloring ay okay na. Pwede rin naman po yung ubi flavoring o kaya yung vanilla flavor. Depende po sa kulay na inyong gagamitin. At syempre, dahil nga purple and green yung aking ginamit, paghaluin lamang po natin na mabuti itong ating glutinous rice flour dough at saka yung food coloring para mapantay yung kulay. So, same lamang po dun sa ginawa natin sa green kanina. At ngayon naman po ay gagawa ako ng bilog-bilog. Pero take note, hindi po bilo-bilo yung ating gagawin ha. Halos pareho lamang po ng proseso. So ayan, nagpira-piraso lamang po ako dito. Depende sa size na inyong gusto. At gagawa tayo ng glutinous flour. So ayan, mas pinaganda na. At syempre yung lasa talaga namang iyong hahanap-hanapin at uulit-ulitin. So, yung mga bilog-bilog po ay akin lamang pinagdikit-dikit. Sa bawat isang flower, kailangan natin ng 5 piraso. Syempre, 5 yung petals. Tapos, kung anong kulay yung gusto nyo gamitin ay pwede naman. So, itong 5 piraso na to ay dito sa palibot. At syempre, itong sa gitna dapat meron din. Kaya, gumamit naman ako dito ng purple. Pwede nyo naman gamitin na yung petals is yung purple. And then, yung pinakagitna niya ay yun naman yung green. Tapos, gumamit din po ako ng barbecue stick. Ipinres ko lamang ng 2 pa-letter V yung gitna nitong ating petals para magmukha siya lalong bulaklak at syempre para lalong mas maganda yung ating finished product. Tapos yun namang barbecue yung walang tulis, tinusok-tusok ko naman ngayon yung nasa sa gitna. Kaya ito na ang super cute nating flour na glutinous rice. And then continuous lamang po natin hanggang sa matapos. Pwede nyo naman pong idiretso din dito sa ating bamboo steamer or sa steamer na kung ano man yung inyong gagamitin, pwede nyo na siyang idiretso doon. Steamer na may patong dapat na katsa or yung cheesecloth, pwede rin yung parchment paper at saka nga sabi ko pwede rin naman ang dahon ng saging. So ayan, ganyan lamang po, ulit-ulitin lamang natin hanggang sa matapos. Ito yung kakanina, matutuwa ka sa ganda kaya habang kinakain mo talaga namang masisiyahan ka. At pagkatapos naman po natin gawin lahat, atin na siyang steam. So dahil nga napakasimpleng bamboo steamer lamang yung aking gamit, kaya sa wok na lang ako nagpakulo ng tubig. At ito ay atin lamang i-steam ng mga 10 to 15 minutes or hanggang sa maluto. Takpan lamang po natin ng maayos at iset na natin yung ating timer. So ayan, pagkaraan naman ng 10 to 15 minutes, atin na po siyang i-check kung ito ba ay luto na. So ayan, kita pa lang naman natin ay talaga namang itsura siya na napakaganda at hindi mo siya mapapagkamalang pagkain. So ayan, at dahil nga pagkain ito, iset na natin. So ilagay na natin sa isang bowl or kung ibebenta nyo po, pwede nyo ilagay doon sa mga transparent na bowl na disposable. Bowl, disposable. O, ayan. At ngayon naman, eto nga, pwede na nating umpisahan. Tapos, merong magulo dito sa katabi ko dahil gustong-gusto niya nang start na kumain. Napakahilig kasi sa glutinous rice. So, ayan, kapag nailagay naman na natin na po sa ating mga bowl, ay pwede na nating lagyan nung ating syrup na ginawa kanina, which is yung gata nga po at saka yung gatas, at samahan na rin natin ng makapuno. Pwede rin naman yung kinayod na buko. At dahil nga po wala akong yang coconut, kaya naman makapuno na lang yung aking ginamit. So eto na ating tikman at syempre napakasarap, kaya naman maraming salamat po muli sa inyong lahat. Bye-bye at mag-ingat po tayo.